Realme 8 5G. Nako, may 5G pala si Realme 8. Paano naman yung bumili ng Realme 8 4G? Kumawa naman sila. Kaya lang, Beans, ang tanong, 5G lang ba pinakaiba ng Realme 8 at Realme 8 5G? Ayun lang. Of course, hindi. Ang Realme 8 5G ay brand new processor, guys. Ibang-iba yung kanyang processor from the Realme 8 4G. Ito ay merong Dimensity 700 processor. It does not only have 5G, but it's also fast in gaming. Sobrang bilis niya, guys. Walang sinabi yung Helio G95. Wow. And since 5G na siya, meron daw siyang smart 5G power saving. Naku, kaya niya daw mag-switch from 4G and 5G and vice versa depending on your usage or scenario. Kung hindi mo kailangan ng 5G, 4G na lang daw, sabi niya. That and so much more, no? Iba yata yung design nito. Ito na yung pinaka-affordable offering ni Realme in terms of 5G phones. Talagang umabot na sa kanilang Realme series ang kanilang 5G. Isipin niyo yun, from the Realme X50 Pro to the, ito na pala yung sunod. Realme 8 5G. Wow, what a leap. Talagang dare to leap. Mula nang sa gitna, diretso na siya kay Realme 8 5G. So yes, without further ado, let us unbox the Realme 8 5G. Ako pala si Vince, and you're watching Unbox Ladies. Alam niyo ba guys, 8 is a very lucky number sa China. And I think it's going to be a super prosperous year for Realme sa kanilang 8 series. Check it out, 8 5G, ito yung mga specs, Dimensity 700, 90Hz Ultra Smooth Display, Smart 5G Power Saving, 48MP Nightscape Camera. Meron siyang 8GB of RAM, 128GB of internal storage, meron siyang dalawang colors, Supersonic Black and Supersonic Blue. Let us open the box, medyo malaking box no? Standard Realme. Hey, welcome to the Realme family, huh? Every time na marinig ko yan, I feel at home with you guys. Meron siyang SIM ejector pin. Let us embrace a new journey. Malupit talaga. And as usual, meron siyang important information guide. Quick guide. Wait lang. Makapal siya. And of course, yung kanyang jelly case. Ito na yung phone. Here we go. Kasama rito yung cardboard. Whoa. Ano to? USB Type-C cable. And yung kanyang 18 watts lang to. Okay, mukhang 18 watts lang to guys. 9 volts plus 2 amperes is equals to 18 watts. At yun na yung laman ng box. With the... this one. Kala mo marami naman oh. Marami lang patong. Okay, so that was surprising. Realme 8 5G. 18 watts. Pero at least 5,000 mAh battery. Ito na siya. Oh, whoa! Ayan mga kaibigan, si Supersonic Blue. It looks like a gem, no? Kumikinang? I'm just not sure kung bakit siya supersonic. I don't see the feeling of speed when I look at the phone. Pero meron siya yung sun rays effect, no? Sa camera part niya. Kapag tinatama ng ilaw, parang may rays coming from the camera part. Oh yes, the back is made out of plastic. Alam ko na yan. I can feel it. And it is kind of glossy. Medyo mas smudge yung likod kasi nga glossy siya. Minimal yung kanyang reflection sa likod, so hindi siya pwedeng gawing salamin. It is a standard looking phone. In terms of design, no, it's pretty okay. Not really their best kind of design. Although it is quite lightweight compared to their other phones. Even though meron siyang 5,000 mAh battery, very lightweight lang. But of course, since plastic lang yung body and yung kanyang likod din. Sa sides naman niya is matte yung kanyang sides. I like that. If iko-compare ko siya sa design ng Realme 8 4G, parang mas okay yung 4G design. I don't know ah, parang mas social yung 4G na itsura yung design. Compared sa dito, this is pretty okay lang. And yes, the back is very minimalistic. Ibig sabihin, simple lang yung kanyang likod. Meron siyang 48 triple camera sa likod. Island style, 1, 2, 3. Yung isa ay AI lang na text. Meron pa siyang LED flash dito. And sa baba yung kanyang Realme logo. And that's pretty much it. I am guessing na naman no, yung kanyang back yung design. From the shape, the size, and pretty much everything. Sa curves, it still very much looks like the Realme 6 last year. May mga konting changes lang, but if you're coming from the Realme 6, alam mo talaga na ganito yung tsura niya. And pretty much in every parts, no? From the bottom, meron siyang headphone jack, microphone, USB Type-C port, and the loudspeaker. Sa taas naman, wala siya dito. And sa right side, yung kanyang power button. Kung napansin nyo, para na rin siyang fingerprint scanner. Alright, so pwede na siyang unlock dito sa side. Ayun. Sa left side naman, is yung kanyang volume rocker. Uy, nilagay dito yung volume rocker, ha? Usually kasi kasama niya yung power button, eh. And of course, katabi ni volume IC SIM tray. Diyan na! Whoop! Guys, meron ako sabihin sa inyo. Important to, no? So, meron siyang dual nano SIM card slot dito. I think, no, pwede silang 5G parehas. Dual 5G support. I will have to check on that. Kasi, mga ibang phones, yung SIM 1 lang yung pwedeng 5G. Yung SIM 2, kailangan 4G siya. We'll have to check that on my full review. Pero, alam nyo ba, yung kanyang micro SD card ay kaya hanggang 1TB. Wow! Malupit! Para sa akin, napaka-useful nun. Now, it's a huge departure from the usual 256GB na in-offer ng mga phones dati. Today, it's now 1TB, 512. Seriously, marami kayong pwede ilagay sa phone nyo. Especially if you use it for work, work from home, online class. Napaka-useful, guys. And don't worry, up to 128GB of internal storage naman siya. So, very nice. Okay, so ito na, na-setup ko na siya. And, first impressions sa kanyang display, it is quite fast. Syempre, hindi bago. Alam nyo na yan, 90Hz refresh rate. Kapag nag-swipe ka sa home screen, very snappy and very smooth tingnan. Boop, boop, boop.
Pero guys, are you seeing what I'm seeing? Wow, sobrang smooth naman noon, ang bilis. Okay, so sa full review niya na, I cannot show you yet the Antutu benchmark scores, pero so far, it is looking to be quite smooth, very fast, and even sa camera part, tinan nyo to ha, kapag lumilipat ako sa mga tabs, napakabilis. OMG, kahit yung iPhone ko hindi kaya gawin to, napakabilis na kanyang transition guys. Dati, medyo naglalag pa, medyo matagal yung kanyang pag-pop up, pero to guys, almost, like 1 second, yep, 1 second or half a second, matindi. Even sa pagbubukas ng mga apps, napakabilis. This could be the fastest Realme series phone. Ay nako, grabe na to ha. Baka lang ha, mas mabilis pa to sa Realme 8 Pro. I'll have to check. Magkakaroon ba ng Realme 8 Pro 5G? Sana lang. Pero yeah, let's go back to the display. Ang kanya display ay punch hole design. I like it na malapad siya, matangkad. This is by the way a 6.5 inch, 1080p, IPS LCD display na mayroong 90Hz refresh rate. And look at the bezels, no? Saktuan lang. It is not quite thin. I have seen a lot of phones that are thinner than this. Pero saktuan din yung kanyang chin. Ayun. Medyo malaki lang yung punch hole. Ayun lang. Ito yung sa YouTube. Oh, by the way, kahit 1080p na siya, kaya niya mag-go up to 4K resolution sa YouTube. Yun lang, no? Marami na naka-install dito agad. May TikTok na, may Lazada, may Twitter, I have at kung ano na pa, bloatware apps, ayun. But so far, I'm having fun with the speed, no? Napaka-speedy ng phone na to, compared sa mga previous Realme 8 or Realme 7, 6 na na-review ko dati. Ito nga pala yung tsura sa Mobile Legends. Papatuloy sa inyo yung graphics, no? Ayan, so very smooth naman siya, no? Pero I can't show you yet the settings sa full review na natin, guys. Ito naman sa Call of Duty, ganun din, napakaganda ng graphics. There is something naman talaga sa Dimensity processors that you that need some slight tweaking pa. So, hopefully sa full review and sa launch ni Realme 8 5G, ma-address lahat mga sanay taon dito ng mga kulang pa sa update. Etong pala yung mga pictures, napakaganda. As you may know, the pictures are very similar sa Realme 8, 4G, Realme 6, Realme 7, which means very decent naman yung kanyang camera. Okay yung contrast, yung details. Saktuan lang, no? Although exceptional yung kanyang dynamic range, ha? Matindi yung kanyang balancing of the lights. That is quite the technology. But the best part kasi sa kanyang camera is napakabilis na ng halos lahat, no? When you hover around, browse the camera app, naku, napakabilis. Sana all, ganito kabilis yung mga built-in camera apps. Yun nga lang, no? Yung kanyang watermark is right in front of the picture. Center na center. Could be personal preference, pero para sa akin, no? Parang gusto talaga na Realme na makasama talaga sa gitna ng picture. Ayun na naman. So yun, ang ating first impressions ng Realme 8 5G. What do you think? Are you going to buy? Wait lang ha, para din nyo malaki yung full review nito. Para malaman nyo talaga kung okay siya. Syempre may mga bagay na nabawasan sa kanya. Like for example, yung kanyang charging speed. No, si Realme 8 4G ay 30 watts. Not sure kung bakit nag 18 watts na lang to. And the design is less flashy than the Realme 8 4G. Yun naman. Pero in terms of performance, wow, medyo malayo nito ha. Feeling ko mas mabilis pa to sa Realme 8 Pro 4G. Kabang-abang. Oh, by the way, yung kanyang launch pala is sa June 24 na. Yan ay nasa live stream launch ni Realme sa kanyang Facebook page. Check it out on Facebook sa live stream launch ni Realme 6 PM on June 24. Alright, see you there. Syempre yung review ko after nung live stream launch. Kita-kits na lang sa full review. Subscribe lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. And the full review of the Realme 8 5G. I'm Blitz Bins, and you're watching Unbox Ladies. Ooh.